Hello buddies, this is Kris Sniper once again. Magandang araw sa ating lahat. Paggabi, magandang gabi sa lahat ng mga viewers ko ngayon. Maraming salamat sa pagtangkilik nyo ng YouTube channel ko at saka sa lahat ng mga subscribers. Thank you very much for subscribing and sa lahat ng mga taga-subaybay, sa mga walang sawang nagsuporta ng channel na ito. Maraming salamat sa inyo. At saka this moment, mayroon tayong pag-usapan na konti dahil nakikita ko sa mga comments, sa mga na-post kong mga videos, maraming katanungan, halos ang iba pa ulit-ulit na lang. Kaya gagawin natin ngayon, mayroon tayong topic na pag-usapan in regard sa mga video na na-upload ko. So, ngayon buddies, bago tayo magpatuloy sa ating pag-usapan ngayon na topic in regards with STM and HTM and operational procedures sa treasure hunting exploration. Hello muna sa mga kaberks ko from Luzon, Visayas, and Mindanao. Sa mga nagpa-shout out pala, che-check ko muna yung mga YouTube channel nyo saka mga personal na mga friend ko ng mga treasure hunter. Okay, shout out kay Ramilski Bustamante, then kay Rax Baby Vlog, taga ano din, Bukid nun kayo. Kumusta dyan, Ton? Kay Roderick De Los Santos, Rizal De Los Santos, then shout out kay Richard Gia sa Iligan, Nonoy Dular, shout out kay Johnny Galyogo, Davao City, Wardo Larita Family, Reid Benero, kay buddy Ronnery Caps, dyan sa Cebu. Kumusta dyan? Go! Saka sa mga friends natin sa ibang bansa, shout out kay Marking 7 of Canada, Noy Federer. Kumusta dyan, sir? Kay Sir Rick Tumambo sa from California, USA. Kumusta dyan, sir? Then kay Sir Val, dyan sa Luzon. Yung best friend ko na isang US Army. Si Sir Val yung nagbigay ng lisapit kong Pasko dati. Okay, kumusta dyan, sir? At kay Libsor, wala pa to. Then, sa mga friends ko dito, shout out kay Rogeri and Sister Maros Bordahe. saka sa ano, sa Gragasin family sa Luzon. Then kay Mar, Brother Mar Bicaro, na palagi kong kasama minsan sa my exploration. Kay Brother Louis sa Valencia. Of course, Phantom 6169, Bro Gavin, sa lahat ng mga taga Cagayan, kay Generon, kay Banerbong, kay Bro Raniel, kay Bro Erickson, Bro Alfie, kay Lajan, si Bro Gavin, andyan ngayon sa ano, sa site. Okay. Then kay Bro Jason, ang Talakag team, yung last na napuntahan ko sa Talakag na Code B. Ang marker. Okay. Then, kay Otol Kemso, kumusta dyan, Tol, sa Luzon? Kay Otol Ken Stark, kumusta, Tol? Asan ka ngayon? Sana okay ang lahat ng operasyon. Kay Otol Sister, Ryan, doon pa sa ibang bansa. So, maybe, pag-uwi mo, jam tayo ulit dito sa mga operasyon. Then, sa Luzon, kay Architect Raboy, Chita, Architect Chita, tsaka kay Buddy Milner, kay Kuya David sa Pangasinan at kay Sir Joy. Then sa Didion family sa Bulacan, kay Bro Daniel sa Cebu, Toledo Treasure Hunters. At si Pari Jojo ko sa Cebu. Saka sa mga kapatid ko, kay Papa ko, saka sa mga relatives. And most especially, shout out dyan sa kay Mami Sniper. Kumusta dyan, Mami? At sa kay Baby Sniper. Kumusta kayo? Ha? Kiss. Okay. So, kay Pixie team. Kumusta dyan, bro? Sa Glayan. At sa mga hindi ko na-mention,
Paki-comment na lang sa mga video para ma-shoutout natin sa sunod natin na episode. Again, mayroon akong pinopost na GCash account kasi nag-advise si Sir Brother Bear Garcia na mag-ano ng GCash para sa mga supporters na gustong mag tawag natin mag-support sa exploration natin. So nasa sa inyo na lang 'yan. Any amount na ibigay, ilagay sa GCash para expenses sa mga exploration. So voluntary, hindi yan ano, kursahan, voluntary lang na maglagay sa GCash account ng any amount of cash para sa exploration. Again, Padis, maraming salamat at this time, mag-usap tayo sandali or saglit lang sa topic na sinasabi ko. Esteem, at saka operational procedures sa restauranting exploration. Be prepared, be ready, and kung may papilat ballpen kayo, i-take note nyo ang mga lessons ito. Banzai! Patuloy tayo, buddies. Once again, this is Kris Sniper para sa ating lecture ngayon. So, ang pag-usapan natin ngayon is about STM. Ano ba yung STM na to? At STM. Okay? So, dapat ibig ko sabihin, dapat malaman natin kung ano talaga to para sa operation, alam natin ano mga STM at mga STM. Pero before that, ads muna tayo. Kasi maraming nagtanong in regards sa ito, Japanese one. So, itong Japanese one na to, or any detector, no? Any detector na hawak nyo ngayon, scanners, etc., metal detectors, dowsing, L-rad, pistolize, ano pa yan, pendulum. So, lahat yan magagamit pang checking pag na-master mo talaga. So, ito naman, para lang to sa pang checking purposes namin. Pero ang pinaka-trabaho namin sa operation ay ang pag-remap ng area at pag-pinpoint ng dig site. So, siguro nakita niyo na ang na-post ko ang diagram nito sa YouTube channel ko. Andiyan sa community section, community section, check niyo YouTube channel Kris Sniper din, community section. Andiyan ang mga picture na post diagram nito. So ito, flexible rod, pendulum, handle. So paggawa kayo ini non-magnetic metal, pwede nga plastic dito ang handle eh. Basta ito, flexible rod to siya. Then, pendulum, any kind of non-magnetic metal na medyo mabigat. Then ito, ano to? Electrical tape. Binalot ko lang para insulated siya. Then, ang bala nito na gold, nilagay ko dyan. Sealed na yan. Hindi ko na tinatanggal-tanggal dahil dati, nahulugan ako ng gold eh. Pero 3D talaga to. Sinisealed ko na lang. So, pag gold ang ditikin mo, gold ang ibala. Okay? Pero pag silver ang detikin mo, kunin mo yung gold. Kunin mong gold dyan ha. Yan. Kunin mong gold. Example, ito. Na-open to. Kunin mong gold. Si bala mo silver. Ganito. Yan. Pure silver. Ibala mo siya. So, pag silver ng bala, silver na din ang madetik niya. Hindi na siya didetik ng gold. Diba? Napakasimple. Pero pag gold ang detikin mo, kunin mo ang silver. Kunin mo. Tapos balahan mo ng gold. So, pag gold na ang sa loob niyan, gold ang hanapin niya. So, yan ang prinsipyo niya. Sa power load, andyan dito. Ilagyan ko ng carbon yan as power load. Kaya para hindi ka may dirikoy. Kapalan mo ng yung power load niya. Carbon. Alam nyo yung battery, yung dry cell, kunin yung black. Damihan nyo, pinuhin. Tapos ilagay dyan, isel. Isel mo dyan. Ilagyan mo ng bulldog. Yan. Tapos, dyan na siya. Bago ka maglagay ng bala. So, tanggal-tanggal yung bala. Isa lang. Pag gold, ibala, gold detect. Pag silver ang bala, silver mo detect. So, isa-isa lang. Kahit bomba, kaya mo detect. Lagyan mo ng bala ng 45 o kahit anong bala. Armalite ito, M16 o ano dyan. Bala mo, bomba ang detectin yan. Mga explosive. Yan, kasimple ang Japanese one. So, pang checking talaga. Magamit para hindi tayo malagay sa delikado. Kung poison, titikin mo, lagyan mo ng poison. Pero ako, hindi na ako maglagay ng poison. Baka madali pa ako. Sa alam natin, pag
positive ang deposit. May poison talaga yan. Kaya huwag kayong matakot sa poison. Maraming paraan yan. Pag-usapan natin yan sa sunod. Ito muna ang importante ngayon. Dahil marami na kayong nag-operasyon dahil sa COVID. So, dapat malaman natin ano ang HTM. Ano ang HTM? Ito na. Simulan natin. Ganito. Ano ba ito? Ito para litos. Thanks, mami. Sa ano, litos. Mami sniper ito nagbigay. So, masarap to sa ano, sa mayonnaise. Yan, o. Yan. Kunin ako model ng mayonnaise nito. Ito, nakalagay na tayo. Kasi masustansya ito eh. Dapat kakain ito ang mga hunters at decoders para, ano, maging na tayo healthy. Sarap. Teka, sarap eh. Gusto mo? Eh, ang ganyan ng ballpen nyo, kaka-notebook. Yo, may notebook ako. Dapat may notebook palagi tala ng mga tresurante pa may ballpen. Kasi dyan natin isusulat ang mga importante. Kasi mapunta ka ng site. So, nakita mo mga code dun. Masulat mo itong mga layout. Masulat ang layout, hindi mawawala yan. Okay? So, ma-review muna, ma-review ang lahat ng layout ng mga kita mo. Okay. So, patuloy tayo. Una po, usapan natin ang STM. Or, tinatawag natin, surface trail markers. Kung nakita nyo yan, may ano ako dyan, may notes ako sa mga abbreviation. So, titingnan nyo naman, minsan pabalik-balik ang tanong eh. Mga abbreviation yan para hindi tayo mahirapan. Yan. Andyan, STM, HTM. So, STM means surface trail markers. HTM, hidden trail markers. Okay. Ano ang kaibahan nila? Okay. Kita na. So, na-post ko na to. Andyan to sa wall ng Facebook account ko. So, common treasure hunting terms, Kris Sniper 8.1. So, ngayon, buddies, ano ang kaibahan ng STM at HTM? Ang STM or surface trail markers ay mga palatandaan ng Imperial Japanese Army na nasa surface, diba? Ang HTM naman ay mga palatandaan ng Aija EB sa pagbaon ng kanilang kayamanan sa ilalim. So hidden trail markers, kaya hidden kasi nakatago. Okay, so malaki ang pagkaiba. Kasi ang STM sa taas, lahat makikita yan, visible. Habang nagre-remap tayo, visible yan ang makikita. Either bird's eye view or man's eye view. O kahit worm's eye view, yung pagganyan, patingin mo sa taas ng bundok, yung worm's eye view na yan, sa perspective view. So pagtingin mo, makikita mo yan, ang mga STM. So unang-una, bakit kailangan na ma-idea tayo sa mga STM? Kasi ang daming treasure hunter ngayon, kahit hindi siya marker na bato, ay ginawang marker. Diba? So, minsan natatawa lang tayo. Pero, in reality, masakit sa, ano eh, masakit sa dibdib na mga fellow hunters natin, walang alam in regards with that. So, dapat hindi na mag-away-away. Dapat magturo na lang ng tama. Kasi gusto naman natin na tayo mga Pinoy na hunters ang makahits, hindi yung mga foreigner. Although may mga foreigner tayo na kakilala. Pero gusto natin talaga, priority, ang mga Pinoy na treasure hunter ay makahits. Okay. So ngayon, ang STM or surface trail markers, ganito yon. Sila yung mga marker na makita sa taas. Ano tayo dito, pwedeng gagawin example. Sa taas, na siya ang basihan para sa pag-remap ng area. Or siya ang basihan as fulcrum point para matrace ang dig site. Example, gagawa tayo ng illustration. Ito. Okay. So ito, example, ito ay surface trail marker na benchmarker. Basta isang video ko, nakita natin, ang benchmarker ay tinatawag din siyang surface trail marker. Tindihin natin yan.
So pag ito ang surface trail marker, ito siya ang tinatawag natin na bench marker. So ito siya ang fulcrum point. So dito nakabase ang remapping. So kaya nga pagsasabi ko sa single compass, napakasimple lang, no? So, sa single compass decoding, kunin mo ang green degrees niyan bago mo kunin ang white degrees. Okay, so ibig sabihin nito, galing dito, mag-trace ka north, south. Okay, check mo dyan pag may mga surface trail marker pa. East, west. So, check mo din pag may surface trail marker. Northeast, southwest. Check mo pag may mga surface trail markers. Northwest, southeast. I-check mo din pag may mga surface trail marker. Kita natin? Yan ang kaimportante na kailangan makita natin ang surface trail marker na fulcrum point or bench marker. Dahil dyan nakabase ang lahat ng layout at treasure burial layout ng IJA. Okay. So yan na. So importante na makita natin ang bench marker dahil ang bench marker pala ay isang STM na nagsasabi ng base point para sa alignment at bearing sa pag-remap. Yan na. So, ito illustration. Example, balik naman tayo, tagal ito. Ito yung compass ko ginagamit ang ulitin ko, geologic compass to, geologic. Yan. So, binigay, hindi ko to binili. Binigay ito ng friend ko, si Sir Val Agustin, na isang retired na sundalo, U.S. Army, Colonel Val. From Hawaii. So, original to. Yan, from Japan. Made in Japan, pero sa Hawaii na nabili. So, saka mabigat to. Metal to siya. At waterproof. Waterproof ito. So, may spirit level yan para sa hindi ka madihado sa pag-balance ng alignment. Okay? So, mayroon nito sa Lazada pero plastic yun. Iwan ko saan makabili nito dito sa Pinas na ganito ang quality niya. Kasi waterproof niya, kahit nababasa ito, hindi papasok ka ng tubig. Hindi mapapasok ka ng tubig yan. Hindi papasok yan. Ganyan siya ang quality niya. Kaya pwede ito madala sa ilalim ng hukay. Madadala ito sa ilalim ng hukay. Okay? So, patuloy tayo. Ganito. Surface trail marker na BM. Sabi ko, napaka-importante dahil sa pag-remap, ito ang basihan natin. Example, so magkukuha tayo agad ng pattern. Yung sinasabi ko, 1-3-5 pattern. Okay, ganito na. 1. Ito. 1-3. Okay. 5. So, isang quadrant lang to. Single compass gamitin natin na. Bench marker, code 5. Due north ka, code 1 ang tawag niyan. Code 1. Ha? Example lang ito, ha. Okay, STM to. Dito, code 3, due east. Okay. So, ganito na siya. So, nakuha na natin ang isang quadrant ng 90 degrees yan. Isang quadrant ng compass. Okay. Example, nakakita ka dyan ng STM na Big Boulder Marker. Big Boulder Marker din dito. Then, Big Boulder. So, ganito na siya. Pag remap mo, kumawa ka dito ng imaginary line. Okay, paglagay mo dyan. So, kung may marker dyan o wala, mas maganda pag may marker din dyan. Yan siya. Okay. Tapos, itong BBM na to, o Big Boulder Marker na STM, Big Boulder Marker na STM, i-connect mo din siya. So, yan, may intersection yan dyan, o. Yan ang primary target mo. Yan. Wala kang makikita ang STM minsan dyan. Pero ito yung intersection point ng mga marker. Ito ang tinatawag natin na bearing. Ang bearing is less than 90 degrees. So, 1 degree up to 89 degrees. So, 45 degrees is bearing. Pag bearing mo dyan, kahit walang marker dyan, pero may BBM dito, BBM, equal distance. So, i-connect mo sila. So, nag-intersect yan dyan. So, ito yung tinatawag natin nga, dig site spot. So, yan ang gamit ng mga surface trail markers para sa remapping. Understood?
posible hindi pa natin makuan maintindihan sa Bisaya pa, posible hindi pa masabtan by. Klaro na na oh. Alam mo na, tanawa na ha. Sentro, north, east. Okay, bearing, intersection. Oh, mauna na siya. Yan na ang dig site. Okay. Nahanap ka na ng dig site, oh, tandaan, iba-iba ang pattern. Example lang to dahil lecture to ng STM. Example na to. Sa STM, mayroon tayong makita na old tree, century tree, mga elemental marker na BBM na may mga slash, may water element, may wood element, may earth element, iba-iba. So, basta makita natin yan, naka-align lahat yan pag positive ang site. Pag hindi positive ang site, wala kang makita niyan. Puro iba-iba, puro hindi tama ang compass direction. Okay. Ganito yan, kahit sa original na mapa, makita mo dyan minsan, tatlong puno ng kahoy, tatlong BBM, o builder marker. So, mga STM yan, or surface trail markers. So, yan ang importante ng surface trail markers. Dapat may alam tayo kung ano. Check nyo lang ibang post ko, andyan. Sa mga na-remap po na lugar, pinapakita ko yan ang mga surface trail markers dyan. Na iba-iba. So, yan na. So, ito na, may dig spot na tayo. Dig site na to. Okay. So ngayon, itong dig site na to, ang paraan namin dito is, ayan na, operation na. After remap, mag-operate na. Yung iba, magpa-remap, hindi naman i-operate. Sayang lang ano, pag-remap natin. So dapat pag-remap, may target na, itis dig agad. Para magkaalaman tayo. Okay, para magkaalaman tayo na positive ang dig site or hindi positive. Pero sa mga na-remap ko, sila lang magsabi yung masabi nila. Sa may nakita silang mga kakaiba. Secret na yon. Sa mga site, secret na yon. Kasi confidential lahat ng mga site ko. Yung binablog ko, okay lang yan. Pero walang lugar yan, walang pangalan kung sino yung site na yan. Basta, may paintulot sa kanila na i-share ko lang na ganito ang decoding. Okay. Pero sa actual operation, secreto na yon. Lalo-lalo na sa mga nag sabi na mag-post ng mga na-hits. Alangan naman i-post ko sa kayong naka-hits. Pambira naman kayo tol. Tudas tayo niyan. Eh kung papatayin niya yung pamilya niyan. Eh kung aambusin. Kung anong tawag mo? Tutulisin. Ano ba yan? Tulisin or kidnapin. Di ako pang salarin. Gusto niyo makakita ng naka-hits, tanungin niyo sila. No? Ako marami akong alam ng naka-hits. Pero hindi natin pwede i-vulgar. Oh, mahirap na. No? Saka kung gusto mo makita ng hits, magtrabaho ka para makita ka mismo ng paano maka-hits. Iba magkasabi ka, wow, treasure hunting is real. Di ba? Eh, kami nagpursige ng treasure hunting. Alam namin na positive to. Marami nang nakakuha na mayroon talaga. Saka mismo nakakita na kami ng actual na retrieval. Kaya totoo itong sinasabi, hindi ito biro-biro mga buddies. Kaya wala kaming panahon sa lukuhan o scamming. Pambira yung mga scammer na yan. Kung sa akin lang yan, nako, nahirap na. Ayaw, pinakaayaw namin yung scammer na yan o scamming mood. No? Lalong-lalo na andito kami sa Bukidnon ngayon. Marami dito daw nagbinta ng fake na gold bars. Tingnan natin. Hindi na ubra yan ngayon. Matalino na mga bayan. Ano na, tutunawin na yung gold para makita ang laman. Okay? Kung totoo gold ba yan. So ganito, test dig na tayo agad. Test dig na. May dig site na ha. Ang pag-test dig nito, mostly pag ang baon, no? Ang pagbaon nila is hindi tunneling system or cave system. Ang pagbaon nila is directly. Ganito lang 'yan. May shaft ya sila ginawa. So mostly 'yan, malaki ang dig site tapos pinaliit pa ganoon. Hanggang umabot sa chamber. So ganito ang example, ito na ang chamber, load ng chamber ganoon. So ganoon 'yan ang dig site nila. Yan. So ito lahat ng paligid dito. May mga marker yan, may mga marker. Kaya minsan, pag may marker dyan na hinuhukay, bakit walang item? Dahil hindi na sentro ang dig site. Ito naman sa sentro, pa-sentro ka vertically, may marker ka na makita. Mostly, pag hindi na-disturb ang lupa, 3 feet or 1 yard. 5 feet, 6 feet, 9 feet, maximum 9 feet. Pag wala sa 3, andun ka sa 9. May makita ka na hidden trail markers. So yan ang palatandaan na positive ang dig site. Okay? So, minsan malihis. Minsan pag-scan nga eh. Kasi may decoy dito, may decoy. Pag-scan dito, nakuha niya decoy, ang lucky pa. Tapos hukay, wala. Diba?
minsan dito pag-scan dito sa item, hindi makukuha to, i-sell to eh. Siliado to. Ginanin niya, kinabuna ng anti-radiation yan. So, paano yan? Ang radiation itong item na to, gumanon. Gumanon sa gilid. Kaya pag-scan dito, positive, positive. Pag-hukay, chog, ubos ang pera ng financer. Bakit? Walang laman. Sorry for that, pero totoo yan. Maraming nag-scan na walang nakuha. Kaya ito, hindi ito makukuha sa scanner. Ang makuha lang dito, pag disturb ang layer. For example, may space dyan, may vacuum, pwede. Pero pag silyado ito talaga, naka-treasure cell, saka wala kang radiation makukuha dyan. Dito lang ang radiation yan sa scanner. Kaya may technique yung scanner. May scanner na tuturuan ko kayo sa actual. Magamit yan. Maglagay ka ng secret. Sunod na yan. Dito ang makukuha nyo. So dito, itong wand na to, makakuha to. Kasi may anti-decoy. Yung nagawa dyan na hindi gagana, sorry. Lagyan nyo ng power load. Kukuha nyo yung sentro nito. Kasi may ions pa rin yan na manatili dyan sa cell. Pero, kaya yung makuha na yung dimension. Pag ganito sa baba, no? Ganito yung stars. Makukuha mo yan. Sentro talaga yan. Subok na namin yan. Sentro. Hanggang dyan. Mga dimension na kuha. Kaya, pag dito, detection, malaki, tapos wala. Decoy yan. Nilagyan na gold dust ng hapon yan. Matalino mga hapon, akala nyo. Eh, multi-millions yung nilagay. Tapos, madaliin nyo lang pagkuha. Pambira naman kayo. Ano yan? Bisaya, tinamaran na yun yung bay. Pagpugi, ang hapon, naghukay yan. Naghukay sila ng malalim para taguin lang yung treasure na yan. Dahil dugo at pawis ang puhunan nila yan. Southeast Asia, sinalakay nila. Maraming namatay na hapon nagsakripisyo para rin sa treasure na yan. Kaya binaon yan. Nilagyan nila ng treasure cell, nilagyan nila ng anti-detection para talaga safety na hindi makuha agad-agad. Kaya kung hindi masintro ang dig site mo, lihis na lihis, kaya malilihis ka ng 5 feet. Yung layo na niyan, diba? Layo na niyan, 10 feet, layo na. Wala ka na kasintro. Remember, may anti-radiation pag mga gold bars na nilagay. Maliban dyan sa mga mababaw, madali lang. Pag IJEB nagtrabaho, talagang planado lahat yan. Ganito na. So, ganito ang target natin, no? So, sa paghukay naman, ito, example natin. Yan. So, example, ito ang big side. Dito na yun, taas. Dito tayo mag-start. Paghukay natin, ganyan. Pak! Ito na, big side, diba? Ito na example natin kasi hindi tayo sa actual. Paghukay mo dyan, pak, 3 feet. Uy, may nakuha ang marker. Hanga? Ano nakuha ang marker? Ito. Example, may nakuha ka dito na marker sa 3 feet. Ang tawag natin dyan is HTM or Hidden Trail Markers. Okay. Tingnan nyo yung last upload ko na video. Ang nakuha doon sa pinahukay ko ay yung 3 feet. Heart na puti. Heart na puti yan. Nawakan ko pa yan. Heart na puti na nakariprop na file. Tapos yung heart na yon nakatayo pa ganun. Nakatusok yung arrow sa ilalim. Sa 3 feet yun nakuha. Yan, andyan pa ang may-ari. Si Bro Celso, kumusta dyan bro? Sa mga tropa dyan. Okay? So, 3 feet nakatusok. Kasama yung parang diamond, saka yung pointer sa ilalim. Okay? So, 3 feet yun. So, sabi ko, positive. So, diretso. Pag-abot ng 5 feet, dyan sa perimeter pa rin ng hukay, may nakuha na naman. Yung sabi ko, earth element. Bato talaga siya, kakaiba, itim. Yung heart puti yon parang Superman, 7 yung ganito kataas yun eh, 7 inches. Bato na nakataog, tapos may letter C, okay, 3 inches. So, ang letter C is earth element yan, means center, ang big side. So, diretso pa ilalim na yan. So, ngayon, nasa 9 feet na sila, so, marami pa rin trail. So, sila nang bahala doon. Kasi na-remap ko na sila. So, hopefully, ma-retrieve ang operation. Retrieval, secret na yan. Mag-remap, okay pa lang. No? Sa lahat ng site pinuntuhan ko, sikreto na ang operation. Mahirap na. Dahil maraming nagmamaniman ngayon. So, ingat tayo, buddies. So, pag-abot dyan, sample, tatarget tayo ng ganito, kalalim. Pag-abot ng marker dyan, may tatamaan ka pang hard layer, loose layer, o may marker naman dyan, o makita ka ba ng buto ng tao, o ano dyan. O buhangin, basta kakaibang layer. Itong sa nirimap kong nakuha ng heart,
5 meters away, naghukay sila ng septic tank, puro lupa lang talagang layer. Puro lupa hanggang umabot ng 10 feet ata yun. Puro lupa, normal talaga. Pero dito, paghukay nila, 3 feet pa lang, riprap na ano ba to. So yan ang sabi kong positive dig site. Pag sakto ang remap, nasintro ang dig site, may marker ka na makuha, 3 feet pa lang, 5 feet, or 9 feet. May makikita ka talaga. Hanggang maabot ang hindi lang natin alam ang lalim. Pero may given din ang idea. Pag shallow deposit, sentro-sentro lang yan, abot ka ng 15 feet, 24 feet, at 33 feet. Yan, sa mga shallow deposit yan. Hanggang medium. Masabi pa rin natin, small deposit or medium, 45 feet up to 65 feet. Documented. Then, pag malalim na, tatakbo na ng 80 feet up to 120 feet. Then, yung sa mga bunker na may mga bago nakakuha ng mga friend ngayon, up to 300 feet, nakuha nila ang mga boxes and good bus. So, huwag na yung lalim pag-usapan natin. Basta importante, positive ang hukay natin. Yan ang pinaka-importante sa remapping. Hindi tayo magkamali ng hukay. Hindi tayo masero. Ang ano na lang dyan, ang problema, ang pag-operate na lang. Marami dyan, iba, water trap, explosive trap, boulder trap, poison trap. Basta importante, positive ang dig site. Magawa natin ang paraan yan. Alam namin paano mag-retrieve na may poison, may bomba, may boulder trap, or anything. Poison trap. Susunod na yan natin pag-usap. Basta ngayon, importante, huwag tayong mag-hukay na hindi positive. Kaya may test dig. Pag test dig mo sa 3 feet, ha? Balik ito. Pag test dig mo 3 feet, walang marker. Okay, continue 5 feet. Pag wala talagang marker, huwag mo na ipatuloy. Baka mali ka sa dig site nyo. Kaya kami, hindi kami nagpahukay ng dihado. Nirimap namin sa taas yan. From top to its team, tinitingnan namin yan hanggang ma-prove namin na dig site talaga yan. Okay? So, ganito. Paghukay 3 feet, may marker. Okay, good. Continue. 5 feet, meron. 6 feet, 9 feet, meron. Oh, may pinahukay pa kami isa. 10 feet ata. Nakakuha ng yung dito. Eyeglass. Isang piraso ng eyeglass sa ilalim, ha? 10 feet. Oh, yan. Mga marker yan. Mga unusual marker. May isang hukay pa na sinetsik ko, Joe S. ang hukay. 14 feet. May tatlong puno kahoy. Iba-ibang kulay. May red, yellow, saka puti ba yun? Yan. Mga positive dito sa Mindanao yan. So, dito po sa hindi pa natin na-hitch ang mga item dito sa Mindanao, pero mayroong mga ongoing na operation ngayon na hindi ko nasasabihin saan yan o sino ang nagpa-operate niyan. Basta pinakita ko lang sa inyo ang mga remapping para may idea kayo paano mag-operate na positive. Okay? So, sa operation, yun na. Una, STM, tingnan. Tapos, sa pag-test dig, it's STM. Tapos, pag makita na natin na positive na talaga, dyan na ang rakrakan. Dyan na maghanda tayo ng mga gamit. Muwel, bara, jackhammer, drill, submersible pump, pang casing, pang timber, yan. Ay kailangan natin manpower, importante ito, manpower. So, kinakailangan na ang financing dyan na para sa proper operation na. So, yan lang muna, buddies, ang pag-usapan natin. Tapos sa susunod na rin, no? Sa mga pa-shout out dyan, comment down na lang para sa susunod natin na episode maka-shout out ko kayo. Then, this is Kris Sniper saying, ito, mga nutritious food kakainin natin. Then sleep din tayo para makapahinga and explore, no? So pag-explore, don't forget to bring your compass, no? At mga importanteng gamit. Siyempre, alcohol dahil COVID na yun para palaging malinis ang kamay. So yan lang muna, buddies, at hopefully yung mga nag-operate may nakuha niyo ng ideas and insights. No? Once again, thank you for subscribing and thank you for watching. This is Kris Sniper saying God bless us all. Banzai.